Welcome back to Team Chat. Today's project, isang matikas na Ford Ranger. Problema nito, wala po siyang forward and reverse. Okay, eto nakikita nyo. Ini-scan siya ni Leo. So far, masyadong maraming fault ang lumalabas sa scanner natin. Dito, makikita ng grupo na may problema yung TCM, which is located doon sa balbadi. So, since na may broken part din yung balbadi, mukhang magpapalit tayo ng assembly nito. Okay, so far dapat balbadi lang ang papalitan ng group. Nga lang, ang problema, nung tinanggal na natin yung oil pan, maraming lumaglag na bahagi ng transmission dun mismo sa oil pan. So, ito ay nag-recommend na tayo dito ng pull down ng transmission for overhauling. So far, makikita nyo sa video na lahat ng O-rings, clutch, lining ay i-rebuild natin at including na po yung pump dahil naputol siya upon installation ng technician nito. Update po tayo for rebuilding ng 6R80 Ford Ranger 2.2 automatic transmission. Start tayo ng installation. Ito yung kanyang rebuilding kit. Complete set yan. Mga O-ring, lining, saka yung plates. And ito na yung mga piyesa niya, nalinis na. So good na for installation. Clutch A. Installation ng piston. Ayan, sa Richard and si Sir Echo. Pinabalik na nila yung piston. Next na dyan yung ito yung clutch A. After na ito ma-assemble, palit ng lining sa o-ring, install na natin sila kasi magkasama yun yung isang cover nung clutch A is naka-connect sa clutch A. So, ang takbo niya is from input shop hanggang output shop yung cover ng clutch A. So, yan, dire-diretso na gandulo. Okay. At ito, update tayo sa project nating Ford Ranger na automatic transmission. Ayan. Kakalagay lang ni Sir Echo ng clutch pack. Ng clutch C. So, ayan. Makikita nyo sa ilalim. Ito yung clutch D. No? Ito yung pinaka-piston ng clutch D. Tapos sa ibabaw yung clutch C. No, sila yung pinaka-bumubuo dito sa may center support. Now, i-install dyan ni Sir Echo. At kung makikita nyo yung guide nung itong clutch D na piston, yun yung nauupo dito sa yan, sa pattern nitong one-way clutch natin. Kaya yung piston niya nandito at yung damper, yung cushion plate nilagay natin dito sa ibabaw kanina kasi pababa yung tulak ng piston niya. Ayan, i-install ni Sir Echo. At isusunod na namin dyan yung clutch B, clutch E, and A. Okay, ito. At kinakabit na ni Sir Echo yung plates and lining ng clutch B. Yan. So, napalitan niya na rin yung mga o-ring ng piston niyan. And then, mamaya ilalagay niya na yan dito sa housing. Yan. At ipapakita niya sa inyo kung paano matest yung pressure ng clutch D, clutch C, at clutch B. Yan. Mamaya, pagka-install niya, pakita natin. Okay. Ito po, na-install na ni Sir Echo yung clutch B. Ngayon naman, ititest niya yung tatlong clutch. Clutch D, clutch C, saka yung B na mga na-install natin. Clutch D. Yun, no? Clutch C. Yan, okay. Clutch B. Nakita natin na good na yung pressure niya. Next na natin yung assembly ng clutch E at yung clutch A. May quick update po para sa project nating Ford Ranger 2.2. Ayan. Ni-install na ni Sir Echo yung balbadi. Then next na yung gasket at yung filter and tatakpan na. Then ready to install na yan.
Kaya tutok lang sa pagsampa natin ito at for testing. Okay, good afternoon. Quick update po tayo for our project na Ford Ranger 2.2 6R80 automatic transmission. Yan, naisampa na namin siya. Sir Echo, nilalagay niya na yung oil cooler. Si Sir Brian naman, ready na ikabit yung cross member. Yan, konting pihit na lang to pagkakabit namin ng propeller. Mag-re-refill na kami ng ATF. Yan, dito sa kanyang port na to. Ito yung dipstick. Yan, yan, sa gilid na yan. Then, try natin i-scan para makita yung mga kung may fault pa. Kasi noong nakaraan, daming fault ng tranny na ito. Kaya tutok lang. Ayan, ito, ito. Isampa na natin. At kinakabit natin, natapos na ni Sir Brian, yung propeller. So, after nito, karga na tayo ng ATF. Kakabit ko na lang yung ito, kanyang cable papuntang balbadi. Okay, ito, update tayo dito sa Ford Ranger. Noong nakaraan kasi wala talaga tong cambio, no? Pagka kinambi mo sa reverse and side drive, eh wala talagang laban. So ngayon testing natin. Ayan, reverse. Ayan, reverse. Ayan, meron. Drive. Ayan. Malakas na. Ayan ang problema. Ito, yung namamalya. Ayan, alas mamamatay. Parang mamamatay na pagka naka-drive at naka-reverse. Ayan, no. Nanginginig siya. So, ito pala yung pinakaunang sakit na ito. Kailangan ilagay mo sa neutral para mag-stabilize yung idle niya. Ang problema is yung yan yung kanyang EGR. Kaya nachuchok yung engine. So, i-address pa natin to. Pero so far, good na tayo sa transmission kasi na-reset na yung fault at meron ng cambio ulit. Kaya tutukan lang natin anong pa yung mga susunod na step natin. So, this is Leo and together with Sir Echo, si Sir Brian of Team Sox. We are at your service.